naglinis po ako ng isda. Ayan. Ang tawag po nito dito, ano ba yung tawag dito? Sa Japan, Thai. Thai na isda. Ayan, naglinis ko na siya. Tinanggalan ko na siya ng hasang. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa atin, sa Pilipinas. Tinignan ko sa Google, ang nakalagay lang dito ay Thai fish. Ganun din, Thai din ang nakalagay. Tapos sa English ay red snapper. Yung ba yun? Basta ito, Thai ito dito sa Japan. Yan ang tawag yan. Thai fish. Iihaw ko po ito. Ako mismo ang nagkaliskis niyan. Iihaw po ako. Tanuhin natin. Ano ba? Isa lang kasi masyadong mamarami. Kung tatatuhin ko eh, isa lang akong kakain. Gilitan po natin ng ganyan. Yan. Tapos, ganyan. Dito sa kabila. Okay, para pag ano, pumasok po yung last, lagyan po natin siya ng salt. Bago iprito, lagyan muna natin ng asin. Yan. Ay, mayroon po. Lagyan po natin yan ng asin. Tapos, standby muna natin ng 10 minutes. Lagyan natin sa dyan ng konti. Huwag yung masyadong marami kasi pag umalis din na makakain. Yan. Yan ako muna siya ng mga 10 minutes bago ihaw para mawala yung lansa niya. Habang naghintay ako ng ayan, 10 minutes na yung ano isda. Magbo-boil muna ako ng itlog. Yung parang ano, ilalagay ko sa kamatis. Lagyan natin ng salt, ng asin. At saka alam niyo po ba, pagka ano, napanood ko kasi sa TV to, lalagyan na ng konting ano, suka. Para pag nabasag man siya, hindi lalabas yung ano, yung white. Hindi po siya lalabas sa ano, sa shell. Maghihiwa ako ng magbuboil po ako ng broccoli. Yan po ang ulam po ngayong gabi. Ito pwede namang gamitin pa yung matigas eh. Yes. Ayun, hugasan ko na po siya. Mama, ibuboil ko. Papayin muna ako ng tubig. Para may boil ko na siya. Ayan, kumukulo na yung itlog. Iboil ko siya ng mga para mas la... Kasi pagka ano, hindi matigas, hindi maganda ilagay sa ihalo sa kamatis. Kaya kailangan boil ko siya ng 10 minutes. 8 minutes, mga ganyan. Ilalaga ko na po yung broccoli. Ayun po tayong tubig. At then, lagyan natin ng salt. Ganyan lang siguro. Masyado marami. Wait muna natin kumulo. Ayan, habang iniintay ko kumulo yung pinapainit kong tubig sa broccoli, ay, gawin ko na muna itong itlog kasi ito na. Maboil ko na po siya. Muna. Iwain muna natin yung kamatis. Sarap to.
sawsawa ng ano, isda. Ganyan lang siguro. Kung gusto niyo ng malalaking hiwa, pwede rin. Tapos yung itlog. Okay, maganyan na siguro. Ihahalo po natin yan sa kamatis. Yan lang. Ay, sayang naman to. Para siyang yung may itlog na maalat style. Kaya lang. Wala nga lang siyang ano. Gulay. Pwede na, yun talagang ginagawa ko dito. Lagyan natin ng salt. Yan. Paminta. Black pepper. At haluin natin. Ganyan lang siya. Magtutubig na po kasi yan mamaya. I-set aside muna natin. Lagay ko muna sa ref. Ayan, ganyan lang po siya. Para siyang kamatis na may itlog na maalat. Lagay ko muna siya sa ref. Kaya kumukulo na yung tubig. Ilagay na po natin yung broccoli. Depende sa gusto nyong ano, parang ang broccoli, ano, hindi naman masarap pagka masyadong malambot. Kaya, mga 2 minutes lang yan, okay na sa akin. Hintayin natin ng 2 minutes. Ilagay po tayo ng ice water para pagka hinango yung broccoli, ano, ilalagay po natin siya sa ice water. Ayan, okay na po siya. I-ano na natin. Ilagay po natin siya dito sa ice water po. Yan. Yan, okay na po. Ayan, mag-iihaw na po ako ng isda. Ay, ito lalagyan to ng water. Lalagyan to ng water. Lagyan na lang ng tubig. Tapos, ihaw na tayo ng isda. Yung kaninang isda natin. Ganyan lang. Then, hintayin po natin maluto.